So, fire technology naman tayo, analysis and investigation. So, fire. Oh, ito yung mga definition ng fire. Diba? Na pwedeng lumabas sa exam. So, it is a kwan daw, a rapid sustaining oxidation process accompanied by the evolution of heat and light of varying intensity. So, one of the definition eh. Diba? Rapid self-sustaining oxidation. Then, an active chemical reaction that takes place between fuel, heat, oxygen. So, if lalabas itong fuel, heat, and oxygen, automatic, di ba? So, ito sila yung mga elements ng fire, di ba? Walang fire if wala itong tatlo, fuel, heat, and oxygen. So, it comprises the elements para mabuo yung fire, di ba? Itong fuel, heat, and oxygen. So, if kumpleto itong tatlo, so fire na yan. Diba? Fuel, heat, and oxygen. So, a chemical reaction, the rapid oxidation. So, if may rapid oxidation, diba? Self-sustaining oxidation, so fire na yan. Technology, yung definition of technology, the branch of knowledge that deals with the industrial arts and sciences. So, the application of such knowledge that is used to produce the material necessity of society. So, ito yung one of technology. And, gaya ng sabi ko nina, these are the elements of the fire. So, hindi mabubuo ang fire if walang isa dito, di ba? Or wala ang fuel o wala ba yung oxygen. So, if ever ang isa dito sa three elements ay wala, so walang fire, di ba? Hindi mag-i-exist ang fire. So, fuel, when we talk about the fuel, so it is anything, di ba? Anything that will burn when heated with sufficient oxygen. So, tanang mga, lahat ng mga bagay na mag-burn, so di ba? Fuel yan. Oxygen aids in combustion. So, it comes from the atmosphere we breathe. So, the atmosphere contains 21% lang ng oxygen. So, labas giyapon to sa board exam nung una. Itong 21%. So, 21% lang ang nandyan sa oxygen, sa atmosphere, yung oxygen, 21% lang. Then, 78% nito is nitrogen, then 1% kay impurities. So, heat is the source of ignition. Bakit nag-ignite, ba? So, ito yung heat. Temperature siya. Then, may tinatawag din tayong oxidizing agent. So, ang oxidizing agent, colorless, odorless gas, and one of the composition of air, which is approximately 21% by volume. So, oxygen, kani. Other term kay oxidizing agent. So, hindi mo hindi kayo ma-confuse if may lumabas na oxidizing agent. Then, walang oxygen. So, yan na yun. Yeah? Yan na yung oxygen, yung oxidizing agent. Then, oxygen source, gaya ng sinabi ko kanya, 21% lang ang normal oxygen na nandyan sa atmosphere, 78% yung nitrogen, then 1% other gases. Then, ang requirements lang para mag-initiate ng fire is 21%. So, if 2% lang ang nandyan na oxygen, so, no fire siya. Na? Plus point, 14%. Ngayon, and then 16%. Di ba? 16% mag-initiate ang fire. So, hindi nakalagay dito. Di ba? 16% lang ang required para mabuo na yung fire mismo. Di ba? So, kaning itong 21%, panto, critical error to. 16% ha? Record ba? 16% ang
requirements para mabuo ang fire, di ba? Then 21% yung sa kuan natin sa atmosphere. So there is a 100% chance na magpa-fire talaga, di ba? Kasi yung sa kuan natin sa oxygen na sa kuan natin sa air may 21%. So napakarami. Ang kuan lang requirements lang para mabuo ang fire na oxygen is 16%. So 100% talaga na makabuo ng fire yung kuan natin, yung air, di ba? So 16% ito akat itong number 3. Kuan ito ng pag-type critical error, pero 16% ito fire point siya. So again, 16% ang required para makabuo ng fire. 16% ng oxygen. So ang nandiyan sa air natin is 21%. So sobra 100% na talagang mabubuo ang fire if even my fuel and heat, di ba? So heat and fuel na lang mo na lang yung kailangan, di ba? Kasi yung sa kuha natin sa oxygen is nandiyan na, di ba? So again, 16% tong fire point. Fuel, the material or substance being oxidized or burned into combustion process. So fuel sources, may tinatawag tayong solid, di ba? Molecules are closely packed together. May tinatawag din tayong mga fuel na liquid, di ba? Yung mga gas, molecules are closely packed. Gas, molecules are free to move. So may fuel sources para mabuo ang fire. Heat, so ito yung mga information na kailangan sa heat. So the energy component of the fire, tetrahedron, so siya yung energy component. So kung may tanong sa board exam, ano yung energy component ng tetrahedron of fire sa tatlo, so ang sagot niyan is heat, di ba? When heat comes into contact with a fuel, the energy supports the combustion reaction. So plus oxygen pa yun, then complete na, gida, di ba? Complete na para mabuo ang fire. Heat energy is measured in units of joules. So joules ang ginamissure ano eh. If may lumabas din sa board exam, ano yung nagmimissure ng heat energy? So ang sagot natin dyan is joules, di ba? However, it can also be measured in calories. May kwan din. Pero joules talaga yung primary na nag-measure ng heat energy. So ito yung kwan na. Ito yung equivalent ng 1 calorie into joules. 4.184 yung kumalit ng 1 calorie sa joules. So temperature, a measure of the degree of molecular activity. So measurement of the molecular activity of material compared to a reference point. So yan ang temperature. Dito na natin makuan yung init ba, hot or cold, di ba? Because the degree of molecular activity, tataas pa or mas kuan siya less. A measure of the degree of molecular activity of material compared to a reference point measured in degrees Fahrenheit or degrees Celsius. So yung temperature is measured by the degrees Celsius and degrees Fahrenheit. So huwag kayong magawa ano yung hita. Ang heat sa joules, ma-measure ng joules or calorie. But itong temperature is degrees Fahrenheit or degrees Celsius. So ito yung mga responses, di ba? If ever anong init na, di ba? Ano yung molecular activity ng isang bagay is tataas ba or hindi? So ito yung one response sa ating katawan or in the yung mga bagay-bagay, di ba? 37 Celsius, so normal human oral body temperature lang. So ito yung
normal body temperature natin, 37. So, ang kuha niya, equivalent niya is 98.6% Fahrenheit. Basit naman. So, human skin begins to feel pain if 44 degrees Celsius na or equivalent sa 111 degrees Fahrenheit. Yeah. Human skin receives a first degree burn. Yeah. If ever lalabas sa exam, anong degree ng Fahrenheit at ng ano yan? Degree ng Celsius na ma-start na yung first degree burn. So, may answer na kayo, 48 degrees Celsius or 118 degrees Fahrenheit. So, human skin receives second degree naman, 55 degrees Celsius, then 131 degrees Fahrenheit. So, ito na yung kwan. A phase where born human tissue becomes numb. So, third degree na ito, diba? 62 degrees Celsius, diba? Dubli na. Parang dubli na sa ating temperature. Or 140 degrees Fahrenheit. Human skin is instantly destroyed. 72 degrees Celsius, 162 degrees Fahrenheit. Yung water boils, diba? Kumukulo na 100 degrees Celsius, equivalent to 160 degrees Fahrenheit. Ano? Hindi, 212 degrees Fahrenheit. So, ito na yung mga responses. 140 degrees Celsius, 284 degrees Fahrenheit, last transition temperature of polycarbonate. Then, 230 degrees Celsius, equivalent to 446 degrees Fahrenheit, melting temperature na. Na-melt na ang mga glass o katong mga polycarbonate. Then, 250 degrees Celsius equivalent to 482 charring of natural cotton begins. And pinaka last dito is itong 600, di ba? 600 degrees Celsius or 1112 temperature inside a post or plus over fire. So na-plus over na, di ba? Sunog na talaga. Ito yung mga responses. So pwede nyo itong magamit or familiarize if ever lalabas lang. Diba? Then, may tinatawag tayong common source of heat or types of energy. Diba? May tinatawag tayong chemical energy, electrical energy, nuclear energy, and mechanical energy. So, when you talk about chemical energy, so the most common source of heat in combustion reactions. So, chemical, di ba? The chemical reaction sa mga butang. When any combustible is in contact with oxygen, oxidation occurs. So, the reaction of this process results in the production of heat. Ito yung chemical energy. So, the reaction of this process results in the production of heat. Heat generated from boiling mass, self-heating, is continuous heating. So, dito natin makita yung normal na pagsunog, di ba? By using fuel, di ba? Then heat. So, chemical energy siya. Electrical energy naman can generate temperature high enough to ignite any combustible material near the heated area. So, ito yung heated electrical energy, di ba? Nakuha ito, ang sources nito is from electrical, di ba? For example, over the overload, di ba? Yung electrical, di ba? Sparking, arcing, static. Ito yung mga example ng electrical energy. Lightning. Pinakakuan din na electrical energy is lightning, di ba? Yung kidlat. Then, may tinatawag din tayong nuclear energy, di ba? So, ang nuclear energy generated when atoms either split apart, tawag itong fission or combine fusion, di ba? Dalawa, murag sa pamitaw sa Dragon Ball ba, na? May fusion. Yung split apart is fission. Itong ginakuan siya na combine yung mga atoms, fusion ang tawag. Na? So, do not kuan. Kung kayong makuan itong fusion at fission. Fusion, na combine, combination,
fission that split apart. Example, the fission heats water to drive steam turbines and produce electricity. So, ito yung then solar energy is a product of a fission reaction. So ito yung kuan ni Marcos muna, di ba? Sino bang mga kabibigan dito? Ito yung plano ni Marcos una. Nung una, di ba? Nuclear energy para mas makuan daw, mas ano yan, hindi expensive yung kuan. Yung kuan natin. Di ba? So, ginagamit niya, gamitin niya sana yung nuclear energy, pero maraming kuan, so wala. Ha? Dalawa, ito, fission kung solar, fission and fusion. Example at itong fission or gipa ano yan? You split apart, di ba? The fission heats water to drive steam turbines and produce electricity. So makaproduce ito sa electricity. Then napunta yung tawag na fusion, di ba? Solar energy is a product of fusion reaction. So example ganyan ng solar energy. Brato ang kaya. Chip, sana yung pa natin ngayon, di ba? Sino bang makakuha dito? Ah, anyway, sino manalo? Yan na. So, may tiyatawag tayo yung mechanical energy, an energy created by friction and compression. So, from the word friction and compression, yan yung mechanical energy, di ba? Ang heat of friction, the movement of two, ano yan? Ano yung nupo nga nga? Ano namin din? Ano yung pinagsasabi nyo nga? Pagsabi nyo na ko na mga salita. Parang hindi ako maka kuan, maka makasabot. Ako kasabot. So, anyway, heat of friction, the movement of the two surfaces against each other. So, heat of friction yan, di ba? Two surfaces against each other, ganyan, friction. Thus, producing sparks. So, may sparks, di ba? If may if lalabas itong tiyatawag itong the heat of friction, so imanin na yung produce sparks, di ba? May sparks. So heat of compression naman, heat is generated when a gas is compressed in a container or cylinder. So compression, ginacompress yung gas, di ba? Ito yung heat of compression. Nakalagay sa isang container. So kung sa nakakompress, di ba? So it creates energy. Dalawang ito, friction and compression. Ang yung tinatawag na friction, two objects na ano? Ano yan? Nagsabay sila ng movement, di ba? The movement of two surfaces against each other. Dalawa, friction 'yan, di ba? Ito friction. So it can create mechanical energy. Then the heat of compression naman, so nilagay sa isang container, di ba? Para makompress at makakreate din siya ng mechanical energy. So yan yung heat of compression. May kuwan din tayong stages of fire. So itong mga ito, ignition, growth, crossover, develop, decay. So ignition, ito yung pinakauna, di ba? Describes the period when the four elements of the fire tetrahedron come together and combustion begins. So, nag-combine itong ito, four elements, di ba? Itong heat, fuel, ano yun, oxygen, at itong tetrahedron, di ba? Then, the combustion begins. Ito yung tinatawag na ignition. Ignition na. Growth, shortly after ignition, pagkatapos ng ignition, a fire plume begins. So, lalabas na yung fire. Diba? Mag-start na yung fire. Yung physical na yung physical appearance ng fire, mag-start na, di ba? A fire plume begins to form above the burning fuel as the plume develops. So, nabuburn na yung fuel. Diba? It begins to draw and entrain air from the surrounding space into the column. So, growth. Crossover naman, ano itong crossover? The transition between the growth and
the fully developed fire stages. So, yung fully developed, nandiyan na, di ba? All combustible materials in the compartment are involved in the fire. So, nasusunog na, di ba? Nasunog na lahat ng fuel. Fully developed na, di ba? Then, itong flash over, hindi pa umabot sa fully developed na fire, then, nagawa na, nag-skip na siya sa growth. So, transition siya between growth and fully developed, itong flash over. Then, decay naman, as the fire consumes the available fuel in the compartment, the rate of heat release begins to decline. So, if na-consume na yung fuel, di ba, na nandyan, so, ito na ang tinatawag na decay, di ba? It begins to decline yung heat, di ba? So, ma-release na siya, di ba? Ma-decline yung heat. So, decay ang tawag dyan. So, may tinatawag dito yung three stages of fire, di ba? Pinakauna is incipient phase. So, these are the initial stage of fire. Characteristics para maging kuwan sa incipient. Normal room temperature, oxygen 20 pole, thermal updraft rise accumulates at higher point, temperature at 1000 Fahrenheit. So, producing the carbon dioxide or CO, SO2, water and other gases. So, ito yung mga incipient stage. Pinakaunang stage ng fire. Then, may tinatawag tayong free burning. A phase of burning in which materials or structures are burning in the presence of adequate oxygen. So, free burning. Diba? Maraming mga oxygen or of the air na nandyan. So, free burning na siya, di ba? Characteristics, fire has involved more fuel. Marami ng sinusunog, di ba? Oxygen supply has depleted. Heat accumulates at upper area. So, yung heat is nandyan na sa upper area ng room. Then, the temperature exceeds 1,330 Fahrenheit. Area is fully involved. So, nasusunog na lahat yung room. So, may burning phase. Smoldering phase naman, the final phase of the burning. Yeah? Wherein, flame ceases but dense smoke and heat completely fill the confined room. So, smoldering phase, di ba? Nawala na yung flame, yung, ano yan? Yung physical na makita sa fire, di ba? Physical siya na heat na makita sa fire, yun ang flame ceases, but then smoke and heat completely fill the confined room. So, more on smoke na, smoldering phase. So, the classifications of fire, based on cause, di ba? Saan ang galing? Bakit nagkasunog? Natural or providential, di ba? When we talk about providential, from God daw, di ba? Provident. So, natural fire. May tinatawag ding accidental fire. So, ano itong makita sa natural fire? Either, ano, mga kidlat, di ba? So, ito yung mga natural fire. Accidental fire, intentional fire, or incendiary, di ba? Other terms sa intentional is incendiary. Siya mismo yung nagsunog, di ba? Intentional. May intention talaga siya na sunugin. So, then D is undetermined. So, it is based on cause. So, ito yung binibigay ng mga anong tawag dito? Mga causes ng BFP, if ever, mag-imbestiga sila, di ba? Mag-imbestiga sila sa fire. Either, kung may ito, involving ba ang intentional or accidental, di ba? Or natural lang ba? Or undetermined? Hindi makita anong dahilan. Kasi sa mga ebidensya na nakita, walang nakuha na lahat, na nasunog na lahat, di ba? So, undetermined ito. So, ito yung example ng natural fire. Involves fire without direct human intervention. So, walang human intervention.
Walang human intervention. So, hindi nag-intervene ang mga tao. So, either earthquake, nagkasunog kasi, natural, di ba? Nagka-earthquake. Nahulog yung buwan, di ba? Ito yung natural fire. Typhoon, lightning, is continuous combustion arising from the storage of combustible materials, extrusion from petroleum products. So, gibuto lang, di ba? Pumutok lang. Sun rays focus on the glasses which may serve as a convex lens. So, maka-create din ng fire itong sun rays, di ba? If subukan yung kuwan yan. Subukan nyo yung sa Tagalog pa. Subukan yung itapat, di ba? Yung magnifying glass. Then, ikuan nyo. I-focus nyo na mag-create siya ng convex, di ba? Nakafocus ang light. So, mag-create yun ng fire, di ba? So, itatapat nyo yan sa fuel, yung magnifying glass. Then, i-create nyo yung convex lens. When we talk about convex, pag ganyan siya, di ba? Bumubuo yung light ng rays. So, nag-create siya ng heat. And, matawag siya as natural fire. Diba? So, marami ang natural fire sa yung nakuan? Country? Canada ata? Canada o natural fire. Paris fire, di ba? May mga dahilan yan. Either natural in nature or siguro, intentional. Sinunod talaga. So, natural fire siya if walang intervention sa human. May tinatawag din silang accidental fire. So, carelessly discarded cigarettes, yung mga sigarilyo na ganun lang, minalabay, minalabay, tinatapon. Careless distribution of readily combustible materials. So, na ay may human intervention pero hindi siya intentional, di ba? Hindi niya akalain na masusunog pala. So, accidental lang siya. May human intervention but kuan, hindi siya intentional, di ba? I-compare sa natural, wala talagang human intervention. So, accidental, may human intervention. Poorly managed or defective heating facilities, hindi nakita, di ba? Overheating, spark and electrical defects, overload, electric circuits, octopus connections, children playing matches, use of the candle. So, ito yung accidental fires. Then, incendiary or intentional. So, other terms sa incendiary is intentional. Is one deliberately set under circumstances in which the person knows that the fire should not be set. So, ito yung incendiary fire or intentional. So, may human intervention din. Nakakuan din. May intention siya. Sumugod talaga. Diba? Incendiary. Dito naman sa undetermined fire cause, whenever the cause cannot be proven, the proper classification is undetermined. Paano ito magiging undetermined? Kasi walang evidence, di ba? Walang evidence na makita. Hindi makita saan nanggaling. Walang mga characteristics wherein intentional talaga yung pagsunog. So, undetermined siya. So, my classification of the fire, hindi tayo based on the burning fuel. Yeah? Nakafocus sa kanyang fuel. May tatawag tayong class A. These are the ordinary solid materials such as wood lang, mga papers, fabrics. This will be indicated by deep-sided fires, leaves, ashes, and inverse growing. So, ito yung mga class A. Ang class B, more on flammable liquids such as gasoline, itong mga kerosene. Diba? The paint thinner, so the classification niyan is class B. Class C naman, from electrical appliances, diba? That causes electrical shock. Galing sa electrical na nasunog, diba? Sa kuryente. So yung class A. Class D naman,
metal fire such as magnesium, white limit burning with dancing light, then sujum. So mga metals, more on the metals sila. Yeah? Nasusunog yung mga metal. So ito yung classifiers. Ang class A, flammable gases such as LPG also creates violent reactions. So ito yung class E. Yung mga LPG, LNG. So class A sila, yeah? Mga gas. So hindi sila malagay sa B kasi may kwan eh, may pantala. Liquid, more on liquid itong class B. Class A, mga gases like LPG and LNG. Yeah? Sulin, yan yung mga class A. Then, wala dito nakalagay, may class K, yung mga kitchen materials, di ba? Yung mga kitchen materials, class K fires, fire sila. Based on the burning fuel. Then, fire extinguishment. Paano i-extinguish, di ba? Extinguishing agent, class A, water, di ba? Okay ng tubig. Sa class B, foam, carbon dioxide, all agents. Class C, carbon dioxide powder. Class D, may tiyatawag tayong special powders, di ba? Para ma-extinguish. Then, class E, all agents. Methods of extinguishment. So, may tiyatawag tayong methods of extinguishment. Paano i-extinguish yung fire, di ba? Either by cooling, di ba? I-absorb niya ang heat, ipakool niya para mawala ang heat. So, cooling siya. Then, separation, removal of the fuel. So, separate yung nasusunog na mga fuel. Smothering naman by expelling oxygen. So, takpan or hindi ipa-access ang air, di ba? Sa nasusunog na bagay. So, ito yung smothering. Then, inhibition of the interruption or the interruption of chemical chain reaction. So, isiparate yung ano yun? Yung four elements. So, ito yung inhibition of the interruption of chemical chain reaction. So, these are the methods of extinguishment. Then, the strategies used in the firefighting. First, locate the fire. Saan nagmula? Then, confine. Then after ma-confine, extinguish the fire. Exposure sa dayon. Ito yung strategies used in firefighting. The factors to consider in extinguishment. So, siyempre, yung oras, di ba? Mas mahina yung kuan, mga ano yan? BP. So, hindi ayan. Hindi diretso makapunta doon. So, these are the one. These are the factors in extinguishment. So, weather din. Mahirapan if temperature, if one, if masyadong mainit. So, humidity, the wind. Ito yung mga factors to be considered in extinguishment. Ventilation, may ventilation ba ang yung building, di ba? So, may ventilation ba siya? Okay, if may kwan siya, may ventilation, so doon nalabas yung smoke or heat. So, kiniconsider din ito for extinguishment. Then there are three types of ventilation. So may tinatawag tayong vertical ventilation. So pag ganyan siya, di ba? Dito naglalagay yung mga kuan para diyan lalabas yung air, yung mainit na hangin. So, ito yung vertical ventilation. Must be worked from the top to bottom. May tinatawag din tayong cross or horizontal ventilation. Pag ganyan, di ba? Pag ganyan siya, horizontal. Use in gases have not reached the higher level to the opening of windows. So,
by tinatawag na mechanical force ventilation. So, a method whereby a device such as smoke ejector is utilized to remove past excessive heat and dense smoke. So, mechanical force ventilation. So, ang purpose itong ventilation is yung heat is lalabas, di ba? Para yung smoke, yung heat is lalabas, then hindi na makuha yung fire. Lalaki pa ng lalaki. So, ito yung ventilation. Then, the factors to determine the location for the opening. Location of the intensity of the fire, highest point of the rope. So, saan papasok yung mga BFP personnel natin, di ba? So, these are the factors, di ba? To determine the location of the opening. Kung saan yung sila papasok in terms of may i-rescue. Location of the intensity of fire, saan? Higher point of the rope, direction of wind, existing exposure, extent of fire, obstruction. Then, may types of ladder tayo. Ground ladders and the area ladders. So, the purposes of itong mga ladders, bakit kailangan ng ladder if magpana yung mga BFP? Firefighting na. Yeah? For rescue. Yeah? If mataas yung lugar, so gagamitan talaga ng mga ladder. Yeah? To stretch line into a fire building. Diba? To provide ventilation by giving access to places that are hard to reach. Ito yung mga purposes of the ladder. Forms of ground ladders. May tinatawag tayong wall, extension, may hook or street ladder, then the attic ladder. Attic ladder, diba? Attic. Yung Bisaya, attic. So, dito tayo sa arson ng investigative guide and procedures. So, ano ibig sabihin itong arson? So, the definition na. The willful and malicious burning of all kinds of the building. So, intentional talaga, di ba? Willful and malicious burning of all kinds of buildings and structures including personal properties. So, matawag na yan as arson, di ba? Kahit hindi building, basta personal property, sinunog mo, so, paano yan? Arson na yan. Yeah? Example, ano yung example dito? Car, di ba? Motorcycle. So, sinunog mo intentionally, makasuhan ka ng arson yan. Yeah? Then, investigation and art. Paano natin to na alam natin itong investigation. Yeah? Art that deals with the identity and location. Kung saan yung offender, then pinaka bottom line is to provide evidence of his guilt in criminal proceedings. So, pari yan talaga yung pinaka bottom line sa investigation. Either sa arson investigation ka ba, sa special crime investigation, or sa other different forms of investigation. Maka-provide lang talaga siya ng evidence. So, yan yung pinaka bottom line. The elements of the arson, ano yung mga elements ng arson? So, the actual burning that took place. So, may nasusunog talaga, di ba? The actual burning is done with malicious intent, intentional. The actual burning is done by person legally and criminally liable. So, yung tao, may nagsunog talaga. So, elements, ito yung one arson, the requisites. Then, the laws and jurisprudence na binabasihan sa arson. The law on arson in the Philippines is covered by Articles 320 to 326 of the Revised Penal Code. So, may pansya sa Revised Penal Code, mga article na nangisigot, di ba? That talks about the arson. So, it as amended by the Presidential Decree No. 1613, PD 1744 and Section 50 Rule 8 Implementing Rules and Regulations of RA 6975. Sa kwan yan, sa which provides that the Bureau of Fire Protection shall have the power to investigate all causes of the fires. So sila yung binigyan ng kwan ng authority, di ba?
ng power to investigate all forms of fires. So yung BFP, di ba? So necessary file the proper complaint with the city provincial prosecutor was used over arson cases. So yung Bureau of Fire Protection talaga yung leading agency, di ba? Para maka-investigate ng mga fire incident. So ito yung mga laws niya, West Penal Code. Sa Article 322-326, gi-define niya doon yung ano ang arason, di ba? Yung mga forms niya and the penalties. So sa PD 1613 naman, the law amending the law of arson, defining the prima facie of evidence. Diba? Prima facie evidence of arson. So that takes place. So ito yung prima facie. Prima facie, ang meaning ng prima facie is in the first instance, di ba? Wala nang makakuha na evidence sa kanya. So prima facie, the first instance. So RA 7659, an act to impose death penalty on certain heinous crimes amending for the purpose of the Revised Penal Code. So must impose gina-impose ang death penalty sa mga heinous crime. So involve na ang panana, yung arson, di ba? Pero ngayon, yung death penalty is kwan man eh. Suspended. So wala din. RA 16.5, Section 54, provides that the Fire Bureau shall have the power to investigate all causes